Salot sa mga hayop. Ikasyam na kabanata. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Faraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan ko ng nakamamatay na sakit ang mga hayop mo na nasa bukid. Kabayo, asno, kamelyo, baka, tupa at kambing. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga hayop ng mga Israelita at sa mga hayop ng mga Ehipsyo. At walang mamamatay sa mga hayop ng mga Israelita. Ipinaalam ng Panginoon na gagawin niya ito kinabukasan at nangyari nga. Namatay ang lahat ng hayop ng mga Ehipsyo. Pero walang namatay ni isa man lang sa mga hayop ng mga Israelita. Nagpadala ang Faraon ng mga tao at nalaman niya na walang namatay kahit isa sa mga hayop ng mga Israelita. Pero matigas pa rin ang puso niya at hindi pinaalis ang mga Israelita. Ang salot ng mga bukol. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, kumuha kayo ng ilang dapot ng abo sa pugon at isasaboy ito ni Moises sa hangin sa harap ng Faraon. Kakalat ang mga abo sa buong Ehipto. At dahil dito, tutubuan ng mga bukol ang katawan ng mga tao at mga hayop. Kaya kumuha ng abo sa pugon sila Moises at Aaron at tumayo sa harap ng Faraon. Isinaboy ito ni Moises sa hangin at tinubuan ng mga bukol ang mga tao at mga hayop. Kahit na ang mga salamangkero ay hindi makaharap kay Moises dahil tinubuan din sila ng mga bukol katulad ng lahat ng Ehipsyo. Pero pinatigas ng Panginoon ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises. Ang pag-ulan ng yelo. Pagkatapos, sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at puntahan mo ang Faraon at sabihin sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreyo. Paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Dahil kung hindi magpapadala ako ng matinding salot na magpaparusa sa iyo, sa mga opisyal at mga mamamayan mo para malaman mo na wala akong katulad sa buong mundo. Kahit noon pa, kaya na kitang patayin pati na ang mga mamamayan mo sa pamamagitan ng karamdaman at wala na sana kayo ngayon. Pero pinayagan kitang mabuhay dahil dito, para makita mo ang kapangyarihan ko at para makilala ang pangalan ko sa buong mundo. Pero nagyayabang ka pa rin sa mamamayan ko at hindi mo pa rin sila pinapayagang umalis. Kaya bukas sa ganito ring oras, magpapaulan ako ng mga yelong parang bato. At ang lakas ng pagbagsak nito'y hindi pa nararanasan ng Ehipto mula nang maging bansa ito. Kaya iutos mo ngayon na isilong ang lahat ng hayop mo at ang lahat ng alipin mo na nasa bukid. Dahil ang sino mang nasa labas, tao man o hayop, ay mamamatay kapag tinamaan ng mga yelong parang bato. Natakot ang ibang mga opisyal ng Faraon sa sinabi ng Panginoon, kaya nagmadali silang isilong ang mga alipin at mga hayop nila. Pero may ilan na binaliwala ang babala ng Panginoon. Pinabayaan lang nila ang mga hayop at alipin nila sa labas. Sinabi ng Panginoon kay Moises, itaas mo ang baston mo sa langit para umulan ng mga yelong parang bato sa buong Ehipto, sa mga tao, mga hayop at sa lahat ng pananim. Kaya itinaas niya ang kanyang baston at nagpadala ang Panginoon ng kulog, mga yelo na parang bato at kidlat. Ang mga yelong pinaulan ng Panginoon sa lupain ng Ehipto, ang pinakamatindi mula nang maging bansa ang Ehipto. Habang umuulan, patuloy naman ang pagkidlat. Namatay lahat ang hayop at mga tao na naiwan sa labas, at pati na ang mga halaman at punong kahoy. Tanging sa Goshen lang, hindi umulan ng yelo, kung saan nakatira ang mga Israelita. Ipinatawag ng Faraon sila Moises at Aaron. Sinabi niya sa kanila, sa pagkakataong ito, inaamin ko na nagkasala ako. Tama ang Panginoon. At ako at ang mga mamamayan ko ang mali.
Pakiusapan ninyo ang Panginoon na itigil na niya ang matinding kulog na ito at ang pag-ulan ng yelo. Paaalisin ko na kayo. Hindi na kayo dapat pang manatili rito. Sumagot si Moises, kapag nakalabas na ako ng lungsod, itataas ko ang aking kamay sa Panginoon para manalangin at titigil ang kulog at hindi na uulan ng yelo para malaman mo na pag-aari ng Panginoon ang mundo. Pero alam kong ikaw at ang mga opisyal mo ay hindi pa rin natatakot sa Panginoong Diyos. Nasira ang mga pananim na flax at sebada dahil aanihin na noon ang sebada at namumulaklak na ang flax. Pero hindi nasira ang mga trigo dahil hindi pa aanihin ang mga ito. Umalis si Moises sa harapan ng Paraon at lumabas ng lungsod. Itinaas niya ang kanyang kamay sa Panginoon para manalangin at huminto ang kulog, ang pag-ulan ng yelong parang bato at ang ulan. Pagkakita ng Paraon na huminto na ang ulan, ang yelo at ang kulog, muli siyang nagkasala. Nagmatigas siya at ang mga opisyal niya. Sa pagmamatigas niya, hindi niya pinaalis ang mga Israelita gaya ng sinabi ng Panginoon kay Moises.